katabang, sa maulan na panahon, mag-ingat tayong lahat. Dahil nandyan na ang bagyo, no, lagi nating paghandaan yung mga bagay nating kailangan na i-prepare. I-prepare na natin, mga kataba. No, mag-stock tayo kung meron tayong i-stock. At kung wala naman, magtipid-tipid. Ganun ang ginagawa natin. So yan, magluluto naman tayo ngayon ng steamed tilapia. No? Ibabalot natin sa dahon ng saging. No, yan. Paglagay tayo ng konting margarine at pwedeng syempre, butter. Yan, mga katabang. Tapos, ilagay natin dito, papaganyan. No? At pagkatapos, lagyan natin ng palaman, sibuyas, kamatis to, mga kataba. No? Hindi ako naglalagay ng luya. Pwede yung gusto nyong lagyan ng luya. Lagyan nyo, mga kataba. Pwede naman. Pero, hindi ko lang masyadong ano ang luya. Pero, pwede rin kasi yun, pang bawas ng lansa. Tapos, itong tilapia na to, mga kataba, sinison ko na to ng paminta tsaka asin. No? Tapos, ibalot natin ng paganyan. Hindi pala, dagdagan pala natin ng margarine sa ibabaw para masarap. Mas malasa, mas masarap. Yan. Tapos, saka natin ibalot. Ibalot natin ng paganyan. No, diba? No, gagamit tayo ng toothpick. Yan. So, ganyan lang. Ibalot lang natin. Yan. Yung pinakatangkay nung ano, yung matigas na part ng dahon ng saging, mga kataba. Yan. Sinalangsan ko dyan. Tapos, pwede na natin ilagay yung isda. Paganyan. Yan. At isa pa. I-arrange natin siya dyan. Hindi ko na siya nilagyan ng toothpick. At hindi na kaman kailangan. Tapos, hinaan lang natin yung apoy. Pwede rin sa oven yung isalang. Hindi ko sinalang sa oven. Parang mas gusto ko dito. Tapos, takpan natin. Lagyan natin ng konting tubig lang. Meron naman ako ditong kapartner na ensalada, mga kataba. Inihaw ko lang to. No, nilagay ko lang to sa kalan. Tapos, pagkatapos nating ihawin, i-mash lang natin ng konti. No, yung talong. Diba, anak? Masarap to, anak. Torta? Hindi to torta, anak. Ay, sorry. Alam mo lang kasi torta eh. Ay. Yung kasing torta, nagustuhan niya yun eh. Pero, eto ensalada naman. No? Ensalada, ano lang. Pwedeng ang pakulo lang to eh. Pwedeng ano, dalawang option. Pero mas maganda pag inihaw. Tapos yung nagdagdag ako ng kamatis at saka sibuyas. Doon sa, tinimplahan ko to ng asin. Asin lang. Yan. Ibuhos lang natin dyan. Pinakapalaman nung ano, tilapia. No, laging late ang reaction. Pero kasi nagko-concentrate ako doon sa mga bagay na ginagawa ko. Kaya hindi ko agad nasasabi yung mga kasunod na dapat sabihin. So yan, mga kataba. Ganyan lang. No, diba? Kasimple lang. No, kapartner yan ng steamed tilapia natin. Tapos dito sa steamed tilapia natin, yung tubig, pabayaan lang natin na pangalan yan, matuyo. Hindi ko na siya binabaligtad. No, no, mamaya natin siya babaligtarin pag yung medyo malapit ng maiga. No, kasi dahan-dahan natin siyang baligtarin para mabalance yung pagkakaluto niya. Yan, unti-unti ko na siyang binaligtad, mga kataba. No, hindi naman siya bibigay. At hindi na rin ako naglagay ng toothpick kasi dumikit naman yung dahon ng saging. Kasi purpose ko lang dyan yung makuha niya yung aroma ng saging. Dahon ng saging. Pwede namang foil eh, pero saging ang ginamit ko. Yan, takpan natin. Isa na namang complete dish ang ating nagawa, mga kataba. Steamed fish tilapia. Meron siyang sausawan na bagoong isda. Sinamahan natin ng kalamansi. At ganun din, ang kapartner niya, talong, ensalada, lagyan natin ng kamatis at sibuyas. At meron din namang
fruit na guyabano, mga kataba. Yan ang ating complete dish. Enjoy, kumain, at maging masaya. Salamat sa panonood! At bye!